Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa pagtulong nitong Doktora Annalyn sa nanganganak na buntis ay nakarating ito sa Epic Hospital para dalhin ang nasabing buntis para malapatan ng karagdagang medical assistant. Dahil dyan ay nakita ito ng kanyang mga kaibigang doktor at nurse at sobrang tuwa naman ito pagkatapos lang nakita itong si Doktora Annalyn na nangdoon sa Epic Hospital. Subalit sa gitna ng kanilang kagalakan ay napalitan ito ng pag-alala baka magkaabot itong si Doktora Annalyn at ang mag-inang Moira at Zoe. Kaya minarapat nilang sabihin kay Annalyn na umalis na lang ito sa naturang ospital upang makaiwas sa gulo. Kaya dali-dali namang umalis itong si Doktora Annalyn. Subalit bumalik ito pagkatapos nitong malaman na naiwan ang kanyang cellphone sa reception kung saan ito naka-charge. Samantala pagkatapos malaman nitong hinihit na kasama ni Doc RJ itong si Doktora Annalyn ay nag-alala ito na siyang dahilan kung bakit ito sumugod sa Epic Hospital upang sunduin ang kanyang anak na si Doktora Annalyn. Subalit pagdating nila sa Epic Hospital ay nakita nila itong si Dr. RG at Dr. Zoe na nag-usap sa labas ng hospital at kanya itong nilapitan at tinatanong itong si Dr. RG kung nasaan ang anak nitong si Doktora Annalyn. Subalit dahil kasama nitong Dr. RG itong si Zoe ay nagkunwari itong si Dr. RG na hindi niya alam kung nasaan si Doktora Annalyn at tinatanggi pa nito na kasama niya itong si Doktora Annalyn sa nasabing ospital. Dahil sa pagtanggi nitong Dr. RG ay mas lalong nagalit itong si Lenit at tinatawag pa niya itong si Dr. RG na sinungaling. Dahil ayon pa kay Lenit ay kasasabi lang nitong Dr. RG na kasama niya itong si Dr. Annalyn habang kausap ito sa telepono. At dahil sa sinasabi ni Lenit na nandoon itong si Dr. Annalyn sa loob ng naturang ospital ay pumasok agad itong si Zoe upang alamin kung nandun ba talaga itong si Dr. Annalyn sa loob. Pagkatapos marinig nitong mga doktor ang boses ni Dr. RG na tinatawag ang pangalan ni Zoe habang papasok sa loob ng naturang ospital ay natarantang itong mga nurse at doktor kung paano nila itago itong si Dr. Annalyn upang hindi magkaabot itong tatlo. Dahil sa palapit na nga itong si Zoe ay naisipan nilang itago itong si Dr. Annalyn sa ward ng nasabing hospital. Dahil sa pag-alala nitong Lenit ay naisipan nitong tawagan itong si Dr. Annalyn upang tanungin kung nasaan ito. Subalit dahil nagtatago nga itong si Dr. Annalyn sa ward ng naturang ospital ay kinakansin nito ang tawag ng kanyang ina. Dahil sa pagtunog ng cellphone ni Dr. Annalyn ay nandun pa itong si Dr. Zoe at narinig nito ang tunog ng cellphone na nagre-ring sa loob ng ward. Kaya agad naman itong binuksan ang kortina ng naturang ward ng ospital sa pag-akala nito na nandun itong si Dr. Annalyn. Pagkatapos niyang buksan ang kortina ay nakita niya itong si Dr. Joan na nakahiga sa bed ng ward at nahawak ang kanyang cellphone. At kinabukasan ay tinitingnan itong Dr. Zoe ang cellphone ng kanyang ama na si Dr. RG at kanyang napag-alaman na magkasama nga itong dalawa, si Dr. Annalyn at Dr. RG. At agad naman itong sinabi sa kanyang ina na si Moira na magkasama itong dalawa. Pagkatapos malaman ni Moira ang balita ay nagalit nga ito at kanyang pinuntahan itong si Dr. Annalyn sa restaurant kung saan makikita sana itong si Dr. RG at si Annalyn upang iparamdam nito ang bagsik ng kanyang galit. Dahil sa galit ni Moira ay bumili ito ng cake upang ihampas sa pagmumukha nitong Dr. Annalyn. Mga kabut kamay na pangarap, ano kaya ang gagawin ni Lenit pagkatapos niyang malaman kung ano ang ginagawa ni Moira sa anak niyang si Dr. Annalyn? Ito ba ay umpisa na naman ang kanilang kaguluhan? O ano, saan na naman ito hahantong? Ito ay ating abangan dito lamang sa Abot Kamay na Pangarap Storytelling. Mga idol, kung nagustuhan niyo po ang aking video ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-share at mag-like at hit siya naman po ang notification bell para ma-notify naman po kayo sa sunod nating gawing mga video. And this is Travelers TV, sasabi sa inyong magandang araw sa inyong lahat.